Law of diminishing marginal utility. Ang Law of diminishing marginal utility ay ang batas sa economics na nagsasaad na habang nagdaragdag ng pagkonsumo ang tao ng isang partikular na produkto, nababawasan ang dagdag na enjoyment o pleasure sa patuloy na pagkonsumo nito. Ang salitang marginal ay nangangahulugang karagdagan, at ang utility naman ay nangangahulugang satisfaction. Sa madaling salita, ang marginal utility ay nangangahulugang, karagdagang satisfaction, pleasure o enjoyment. Hindi madaling masukat ang utility o level of satisfaction ng isang produkto dahil hindi naman ito maaaring ma-quantify. Ang timbang ay maaaring masukat gamit ang unit ng gram, kilogram o pounds. Metro, kilometro o milya naman ang ginagamit sa distance. Ang unit naman na ginagamit sa pagsukat ng utility o satisfaction ay utils. Ang utils ay isang hypothetical unit na ginagamit upang ma-quantify ang level ng satisfaction sa pagkonsumo. Halimbawa, si Mia ay bumili ng 10 pandesal na kanyang kakainin sa umaga bilang almusal. Pagmasdan ang talahan na yan. Sa unang pagkonsumo ng pandesal, nagdulot ito ng pinakamataas na util na 23. Sa unang pandesal niya natikman ang pinakamataas na enjoyment o satisfaction ng pagkonsumo nito. Nagpatuloy siya sa pagkonsumo at kumain pa ng 3. Mapapansin na pababa ang dagdag na utils o pleasure sa pagkain ng pandesal. Ang ikalawang pandesal ay nagbigay ng 18 utils. 13 utils naman ang ikatlo at 9 utils naman ang ikaapat na pandesal. Muli ay kumonsumo pa siya ng 3. Dito, kapansin-pansin na di nagaanong nakakapagbigay ng satisfaction, ang patuloy na pagkonsumo ng pandesal. Sa pang-8 pandesal, siya ay maituturing ng satiated o nasamid o naumay na sa pagkain ng pandesal, dahilan kung bakit di na niya ma-enjoy ang patuloy na pagkonsumo nito. Dahil dito, negative na ang value ng marginal utility at nabawasan na ang total utility. Ang law of diminishing marginal utility ay nagaganap kahit kanino, kapag patuloy ang pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo, hanggat ang ibang salik ay hindi nagbabago. Upang madaling maintindihan ang konseptong ito, gagamit tayo ng satisfaction meter, o ang panukat sa level of satisfaction at marginal utility. Tandaan na ang satisfaction meter ay ginamit lamang as hypothetical explanation. May mga produkto na sa umpisang pagkonsumo pa lamang ay nagdudulot na ng mataas na util at marginal utility sa kasunod na pagkonsumo. May mga produkto rin na sa unang pagkonsumo ay mababa na agad ang naidudulot na util sa tao. Mayroon ding produkto na may zero marginal utility sa kasunod na pagkonsumo ng parehong produkto. Halimbawa nito ay ang pagbili ng dyaryo. Magtatamo ka ng pleasure sa pagbili ng unang dyaryo pero wala ng enjoyment kung bibili ka uli ng parehong edisyon nito. Ganun din sa iba pang babasahin tulad ng nobela. May mga produkto rin na mabilis magbago o bumaba ang marginal utility sa patuloy na pagkonsumo. Halimbawa nito ay ang mga pagkain matatamis o madaling makaumay. Kahit sa ang angulo ka man tumingin, nagdi-diminish o bumababa ang marginal utility sa patuloy na pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo, ceteris paribus. Exemptions. May mga pagkakataong tumataas ang marginal utility kung may ibang salik na nakaapekto sa pagkonsumo. Kung may promo na free sa pagbili mo ng panlimang produkto, maaaring tumaas ang marginal utility sa panlimang konsumo. Kung ikaw ay collector ng isang bagay o produkto, ang additional na parehong produkto ay magdudulot ng mataas na marginal utility sa bawat pagkonsumo. Kapag mahilig kang mag-drawing, ang pagdami ng iyong coloring materials ay magdudulot din ng mataas na marginal utility. Ganito rin kung dumarami ang iyong salapi, ginto, diamante, o iba pang kayamanan. Exempted rin ang mga produktong matagal muna, bago muling ikonsumo tulad ng appliances. Ang law of diminishing marginal utility ay nagbibigay ng payo na dapat natiyaking magiging matalino o marginal thinker ang isang tao sa pagpapasya sa bawat pagkonsumo ng produkto. Ang labis-labis na pagkonsumo ng produkto kung minsan ay hindi maganda. Ang paggamit ng labis na shampoo ay hindi nakakalinis ng buhok dahil ang iba ay maaari lamang mahalo sa tubig, matapon at masayang.
ang sobrang pag-inom ng vitamins ay hindi makakadagdag ng immunity dahil ang sobra ay maaari lamang mailabas ng sistema ng katawan. Dapat na kumonsumo ng tama, nang sa gayon ay makamit ang mataas na level of satisfaction na nais mong makamtan sa iyong pagkonsumo.